passing on the sea of stripes. You need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't
Amen, praise the Lord, at welcome ating banal na programa, the Jesus Miracle Hour. At ang Jesus Miracle Hour, ito po ay handog ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At headed by Filipino Evangelist Pastor Valdez Wada Almira, in private of our loving God. At sa mga oras pong ito, mga kabatid, pinapaabot po natin ang kataas-taasang pagkupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And the full honor to our beloved Pastor Valdez Wada Almira, in private of our loving God. And we always remember the blessed memories and teaching our dearly beloved John Pastor Alina Shalmeda, to our beloved brethren. Good evening po sa inyong lahat, mga beloved brethren po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Dito po sa dako ng Cebu Central, Visayas, sa aking mga beloved co-workers, co-preachers, at sa ating mga beloved ordained preachers. Magandang gabi po at sa lahat po ng mga kabatiran, north to south, good evening. At purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos. Ngayon po ay tayo naman po ay nagkakasama sa ating spiritual program, the Jesus Miracle Hour. Yung abang lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama ng ating beloved technician, Rosmart Lumaylo. At mga minamahal, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagtatanghal at kami po ay maghatid sa inyo ng spiritual blessing. Like a worship song, this mga kabatiran na maglahad ng kanilang mga patutuo, testimony portion, and most of all, ang salita ng Diyos na napakahalaga, mga minamahal, ang Word of God na inyo po mapakinggan sa gabi ito. At sa oras na ito, bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin upang tayo lubusang pagbalain at gabayan ang ating mahal na Panginoon. There's Heavenly Father, there's Jesus. We thank you so much for all the blessing that you have given to us from God, material, physical, spiritual blessing. Once again, we come in the throne of grace. We sing, O God, please forgive us, Lord. Hallelujah. Have mercy on us and bless us, Lord. This night, our radio program, Jesus Miracle Hour. Pagpalain niyo po, mahal Panginoon, buksan mo yung spiritual na pagkikinig sa lahat po ng mga umaantabay sa gabing ito, at naway Diyos sa mga nangangailangan ng kagalingan ng karamdaman, kumilos ka sa kanilang mga buhay, nangangailangan ng pagbabago, Diyos, baguhin at pagpalain ang kanilang mga buhay, mahal Panginoon. Pagpalain mo kami sa gabing ito, alisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out from us. In the mighty name of Jesus, we bless you one. Amen and amen. Praise the Lord. At ang aming mahal, purihin natin dakilang Diyos. At ngayon, mga kabatid, ibigay po natin ang ating mga schedule of services. O ang Jesus Miracle Hour, mga kabatid, ay ito po ay handog ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, pinangunahan ang aming ginagalang na ebanghelista, Valdez Wada Almida, the prophet of our loving God. So, ang ating pong main church dito po sa dako ng Cebu, Central Visayas, nasa may Pitalo po tayo, San Fernando, Cebu. Every Wednesday, Friday, and Sunday po ang ating panalagawain. Ang ating Wednesday service, mag-start po yan ng alas 5 hanggang alas 9 po ng gabi. At sa araw lang po ng Biyernes o Friday service, start po tayo ng alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng ating gabi. At sa araw lang po ng Linggo, start po ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya mga kabatid, naway makadalo kayo sa balalagawain at walang mawawala po sa inyo. Kundi yung mga karamdaman, mga problema, suliranin, and po yung mawawala, mga minamahal, kung kayo ay makiisa sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo sa ministeryong ito. So, may rin ulit tayong gawain sa dako ng Lapu-Lapu City, may barangay Basak Agudoy, Lapu-Lapu City. Every Wednesday, Friday, and Sunday din po ating malalagawain.
At sa Lapu-Lapu po mga minamahal, mayroon po tayong overnight prayer every Friday, alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. At ang Sunday, minamahal parehas lang dito po sa Dako ng Pitalo, alas 10 hanggang alas 3 na, alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. So, ang midweek service sa bandang Lapu-Lapu, isa po yan ang alas 4 hanggang alas 8 po ng gabi. Ganun din sa Mayliloan. Sa Mayliloan, nandyan po tayo sa May Toyang's Building, across State High School 10. Second floor po yan, mga minamahal, matagpuan sa Barangay Hubay, Liloan, every Wednesday, Friday, and Sunday. So, iba din yung schedule ng kanilang panambahan doon, Miyerkules at saka Biyernes, 4 to 8 p.m., alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. At sa araw naman po ng Linggo, alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Sa may Bugo, nandyan po tayo sa may Barangay Argawanon, San Remio, Cebu, every Friday and Sunday. Sa may Danao, nasa may San Antonio, Ginsay, Danao City po tayo, every Wednesday, Friday and Sunday din po ating panalagawain. At ganun din po sa may Camotes Island, sa may Matnog, Santa Cruz, San Francisco, Camotes Island, every Wednesday, Friday and Sunday. Sa may Santander, nandyan po tayo sa may Barangay Canlumacan, Santander, Cebu, every Friday and Sunday po ang ating panalagawain. At ganoon din po sa may Argao, nandyan po tayo sa may Barangay Bugo, Argao, Cebu, every Friday and Sunday. At sa may Toledo, nandyan po tayo sa may Kanhuntik, Matabang, Toledo, every Friday and Sunday din po ating panalagawain. At sa may Alcantara, nandyan po tayo sa may Barangay Palanas, Alcantara, Cebu, every Friday and Sunday. At sa may Bantayan Island, sa may Purok Saging Duos po tayo, ay may Barangay Kangkaybe, Bantayan, Cebu, every Friday and Sunday. At yan po mga minamahal, ang ating mga schedule of services. And then, patuloy din ating binabati yung ating mga kabatiran. Diyan po sa Dako ng Ruwa City. Sa may Alright Radio Arriba, no, ating mga technician dyan. At sa mga radio listeners po natin dyan, magandang gabi. At mga kabatid, marami dito yung mga outreach in other country. Tulad ng Hong Kong, Singapore, Australia. May Australia, no? Ating mga kabatiran dyan, magandang gabi. Palmis Family. At sa may Doha, Qatar, Saudi Arabia, sa may Kuwait, sa may New Zealand, may Japan, or Gifukin Japan, sa may UAE. May Canada, sa may Calgary Outreach. Praise God, magandang gabi sa ating mga kabatiran dyan, Paris Family. Ngayon sa Alberta, Canada, sa may Edmonton, sa may Toronto, Canada, sa may London, sa Muras Family natin dyan, na umaantabay, sa may California, sa may Arab Emirates. At puriyatibala, Panginoon, at minabati din po natin yung ating talagang mainit na patuloy na sumasubaybay na ating banal programa. Yan po sa may Argao, no? May Argao, ating beloved Sister Albino, Sister Imelda, ang ating beloved brother Albino Gilon. So, magandang gabi sa inyo dyan. At sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, no? Mga pamilya dyan. At mga minamahal, ang ating pong cellphone number, ibigay po natin para sa mga nice magpa-counsel or prayer and counseling. 0939-834-2120. 0939-834-2120. At isa pa mga minamahal, 0951-454-6896. And then ating landline sa pastoral, sa dito po sa Dako ng Pastoral House, 520-3643. At yan po mga minamahal, ang ating mga announcement. At ngayon, dadako po tayo sa pakikinig ng patotoo. Bago pa man, tayo po muna mag-alay na isang papuring awitin para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord. God bless ating beloved James M. Singer sa papuring awiting buwat ng gitay matagpuan sa mga beloved Almeida sisters. At puri natin dakilang Diyos sa mga minamahal, tayo na pwede dako sa patutuo. Bigay po natin pagkakataon sa ating beloved brother Mark Romero. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dubling pagalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ginagawang turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanilang beloved children. Hallelujah. At ganoon din sa lahat ng webcast viewers. Hallelujah. Sa inyo pong lahat, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsambahin sa ating pinakamamalaping ispo lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa araw pong ito. Ako po ay binigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa aming buhay. Praise the Lord. Balikan ko po mga minamahal na 1993, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan ang aking mga magulang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan mga minamahal. Bagamat may mga dinadaluhang kongregasyon po na ang aking mga magulang, iba't iba mga minamahal, dahil nakita ko po sa kanila na dati po sila isang Katoliko, andyan na naging, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan mga minamahal, hallelujah, na talagang nandyan, nakita ko mga minamahal ang kanilang buhay na napakagulo, mga minamahal, andyan na talagang masasabi kong magulong-magulong mga minamahal, hallelujah. Andyan na ang aking mga magulang, baga nandyan na may maliit na pinagkakakitaan, andyan mga minamahal, hallelujah. Andyan na nabankrupt totally mga minamahal, andyan na talagang problemado sila mga minamahal. Andyan mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoon, may isang ginamit ating mahal na Panginoon na walang sawa. Andyan na bilang isang kolektor mga minamahal, dumadaan po doon sa amin sa Right Way, hallelujah, ang isang kapatiran na ito. Hallelujah. Alam nyo mga minamahal, na one time nakita ko po ang isang kapatiran na nag-share ng Word of God. Hallelujah. Andyan na talagang napapansin kong lagi na mga minamahal. Andyan na hindi ko namalayan na dumalo na po kami mga minamahal. Sinama po kami ng aking mga magulang. Hallelujah. Andyan alam nyo mga minamahal. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo mga minamahal. Hallelujah. Ang aking mga magulang sa nagpagluhod ng ating mga pastor. Hallelujah. Nagpapasalamat ako mga minamahal dahil nakita ko mga minamahal na unti-unting inayos ang aming buhay, ang kanilang pagtatalo mga minamahal. Nakita kong nagiging maayos mga minamahal hanggang sa patuloy mga minamahal pagdalo. Alam nyo mga minamahal, andyan ang himala na ipinakita ng mahal na Panginoong Hesus bilang isang bata mga minamahal. Ang aking sumunod na kapatid nagkayayaan na manguha ng isang Star Apple, mga minamahal. Alam nyo, batid nyo mga minamahal, ang Star Apple, napakataas na punong kahoy, mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan na sa aking pagbaba, mga minamahal, hindi ko rin aasahan na halos sabay pong bumagsak ang aking mahal na kapatid. Nakasama ang malaking sanga. Tapos nadaganan pa po, mga minamahal. Tapos yung pinagbagsakan niya po, mga minamahal, malalaking bato dahil malapit po yun sa ilog, mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, laking himala na mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na ang daming tao na po nakakita, mga minamahal, na talagang huwag mong gagalawin ang iyong kapatid. Hintayin natin yung ambulansya na tutulong, sabi po nila. Akin narinig, subalit nandun ang aking pag-iyak, mga minamahal. Alam nyo na mga minamahal, kitang-kita ko ang aking kapatid na hindi makakilos. Yung kanyang posisyon, talagang ibang-iba, mga minamahal. Nadaganan po siya, tapos talagang isipin, napakataas yun. Na talagang sa taas na yon nasa halos 30 feet, mga minamahal. Sipin nyo yun, mga minamahal, ang kabutihan ng mahal na Panginoon, talaga nandyan na hindi ko rin ang aking gagawin, mga minamahal. Bagamat aking naririnig ng mga nagpapatotoo at lahat ng mga manggagawa, sinasabi kapag yung isang kamay, ipapatong po doon sa may karamdaman, ganun nga po, mga minamahal, at yung isa sa ulo, mga minamahal, patong, hallelujah. Alam nyo mga minamahal, aking nagawa yun mga minamahal. Nagsambit ako ng ilang beses na in Jesus name, hallelujah, praise the Lord. Ilang beses yun mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, talagang ang aking mahal na kapatid, talaga yung iba po yung kanyang mata na halos pwede, lalabas po mga minamahal, yung mga ugat nagkulay talong mga minamahal, yung kanyang pangangatawan halos kulay violet mga minamahal. Sipin nyo yun mga minamahal, talagang napakabuti ng mga Panginoon. Yes, alam nyo mga minamahal,
Pagkatapos ko yun na aking ipinatong at nagsambit ng In Jesus name, hallelujah, ilang bisis. Unti-unti pong kumilos mga minamahal na aking mahal na kapatid. Talagang unti-unti po mga minamahal, hallelujah, na nagkukulay pula ang kanyang pangangatawan. Yung kumbaga yung mga ugat, mga latas, yung mata niya nag-iba, mga minamahal, nagiging normal. Nagtaka yung mga taong nakakita mga minamahal na parang walang nangyari mga minamahal. Nagpagpag po siya mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat ako yun, mga minamahal. Hanggang sa patuloy, mga minamahal, nandyan na talagang aking sinabi sa aking mga magulang, pinuntahan po nila yung pangyayaring yun, mga minamahal. Laking gulat po nila, talagang nandyan ang pag-iyak nila, pagpupuri sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, nandyan talagang di nila kalain ang himalang yan, mga minamahal. Talagang para pong walang nangyari, mga minamahal. Hallelujah. Nagulat ang mga tao doon, mga minamahal. Namangha sila, mga minamahal, sa kabutihan ng ating mahal himala na ipinakita ng ating mahal Panginoon. Alam nyo, mga minamahal, doon nagumpisa, mga minamahal. Hanggang sa nagpatuloy sila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Andyan na talagang sunod-sunod ang himala. Andyan na may sumunod na naman na hit and run ang aking sumunod na kapatid na panglima, mga minamahal. Talagang kitang-kita ko rin po yan, mga minamahal. Talagang napakalakas ng bangga, mga minamahal. Bulagta, mga minamahal. Walang malay, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, talagang hindi akalain ng aking mga magulang na babalik po yung nakabangga. Ilang minuto na, na hindi nila inaasahan na babalik. Subalit, bumalik, mga minamahal. Andyan na tinulungan po kami, mga minamahal, dinala sa ospital. Alam nyo, mga minamahal, pagdating sa ospital, nagising, mga minamahal. Sabi ng doktor, lumakad ka. Tumalon, igalaw ang mga kaliwat kamay, ang kaliwat kanan mong kamay, pati ang paa kaliwat kanan, mga minamahal. Talagang sinuri siya, mga minamahal. Wala po, mga minamahal, nangyari kahit anong galos, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, talagang aking mga magulang nagtataka, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa patuloy sila, mga minamahal, sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal, hanggang sa, hallelujah, may pagsubok sa kanilang buhay. Na andyan na naman himala, pinakita mahal na Panginoon. Alam nyo mga minamahal, ang aking kapatid na pang-anim, mga minamahal, butot balat po yan talaga, makikita ko yan, mga minamahal. Andyan na ilang halos 2 months, mga minamahal, na hindi na po ako makain, mga minamahal. Hallelujah. Andyan mga minamahal, na hindi po ako nagkamali 1994 o 1995, mga minamahal, isang krusada. Hallelujah. Andyan na talagang binuhat ng aking mga magulang. Talagang buhat po yan, mga minamahal. Talagang andyan na talagang isinama po ang aking mahal na kapatid. Alam nyo mga minamahal, pagkataas ng gawain ni pinalin sa ating beloved assistant pastor, nandyan na talaga, hallelujah, na yung hindi makakain, hindi makakilos, pinakilos ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Napakapalad po natin mga minamahal, hallelujah, na tayo napili sa gawain itong tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran. Yes, dahil aking napatunayan sa aking buhay magmula ko bata hanggang sa mga oras na ito, tapat ang Diyos, hindi po yun niya tayo pababayaan, hindi niya po tayo iwan. Hallelujah sa nagpagloob ng ating beloved pastor. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, ang mga himala na pinakita magmula ko'y bata, nangyari po sa akin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, bilang isang driver, hallelujah, andyan na bilang isang driver, mga minamahal, tumatakbo ako ng mga 80 to 100 kph, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, hindi ko rin akalain, mga minamahal, na ako'y matatanggalan ng isang gulong, mga minamahal. Subalit, tapat ang Diyos, hallelujah. Nandyan ang pag-iingat ng ating mahal ng Panginoon. Nandyan na kakapagsambit ako ng hallelujah, in Jesus' name. Nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan, mga minamahal, napupuslitan po ako ng preno. Nawawalan po ako ng preno. Bigla na lang po, mga minamahal, na humihinto yan, mga minamahal. Hallelujah, ang pagsambit ng hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah, nandyan na makapangyarihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan, mga minamahal, talagang pinapasalamatan kayo ng lubos. Magmula, mga minamahal, amin nakikilala ang mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pinapasalamatan ko malaki yan. Hallelujah sa ating mahal na Panginoon. Kulang ang aking buhay. Subalit tunay tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa mga himalang yan. Hallelujah. Andyan mga minamahal na aking nakita. Talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming buhay. Mga minamahal. Nandyan naging payapa ang aming buhay. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Panginoon, hallelujah. Ganon din sa mga pagpapalang physical, material, lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po, lahat ang kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamalapis po lamang. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you po, ating beloved brother Mark Romero. Sa pinagpalang patotoo na yan, kaya napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa kanilang mga buhay. Hallelujah, nakita niya nung siya ay bata pa hanggang siya ay naging minamahal, nagkaedad, talagang ang hiwala ng mahal ng Panginoon ay hindi humihiwalay sa talaga sa mga anak ng mga na anak ng Diyos, sa mga tunay na mananampalataya. Puriyatin dakilang Diyos, mga kapatid, at hanggang dito lang po ating mga patutuwang, lahat ng kapurihan, kadakilaan, mga pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mag-utay na dako sa Word of God, tayo po muna ay magpuri sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless ating beloved Almeda sisters. Ako po rin awiting in your hands. Ayan mga minamahal, pagsakamay ng Diyos, talagang asip po yung ating buhay.
Yeah, purihin natin dakilang Diyos, kapatid, bago tayo dadako sa Word of God, tayo po muna'y manalangin upang tayo lubusang pagpalain at gabayan ang ating mahal na Panginoon. Almighty God in heaven, the name there's Jesus, the first prayer, beloved, Honorable Pastor Veldez Madalmida, we thank you so much for having the part of our program this night, a praising song, this testimony, our beloved brethren, blessed and blessed, forgive us, Lord Jesus, that and touch the heart, mind of everyone that listen our program this night, our beloved listeners, viewers, we humbly ask you to please anoint thy word, O Lord Jesus, over the understanding to the truth. Bless them, O Lord, and anoint thy word, O Lord Jesus, for I cannot do anything by myself. In the mighty name of theirs, Jesus, demons of doubts, unbelief, and by the power of darkness, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. At purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal, at minsanan pa, aking pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. And we give all double honor to our beloved pastor, Veldez Madalmida, and prophet of our loving God, and we always remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved pastor, Lina Almeida, and our beloved brethren, Luzon, Visayas, Mindanao, and to all brethren, other country, and dito po sa dako ng Cebu, Central Visayas, magandang gabi, aking mga beloved co-workers, co-preachers, ating beloved ordained preachers, ito po sa dako ng Pastoral House. Magandang gabi po at sa ating mga beloved webcast viewers, happy viewings po sa inyo, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. At ngayon, buksan niyo po ang inyong mga Biblia at ating pong pag-aralan ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Because the Word of God is to be pagkaing spiritual, napakahalaga ang salita ng Diyos, mga minamahal. Ito po'y pagkain na walang makahigit sa lahat ng pagkain. Ito po yung pagkain na hindi na papanis, mga minamahal. At ito po'y mayroong kaligtasan, mayroong power unto salvation. Puri natin dakilang Diyos at buksan po natin ating mga Biblia. Ating pong topic ngayon about do not love the world or the things in the world. Huwag daw po natin ibigin ang sanglibutan at ang mga bagay na nasa sanglibutan. So ating pong key verse from the book of 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. O ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sabagkat ang lahat ng nangasa sa sanglibutan ay masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, mga kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niya aon, datapat ang gumawa ng kaluuban ng Diyos ay nanahan magpakailanman. So ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. What is the world is not? The first, the physical world. Itong earth, ang minamahal, physical world na sinasabi in Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. Unang pasimula daw po, mga minamahal, inilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ito po inilikha ng Diyos, mga minamahal, itong earth. Kaya hindi ito nilikha ng Diyos para ibigin natin, mga minamahal. At nilikha ito ng Diyos para dito tayo tatahan,
At habang nandito tayo, kailangan po natin gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. The second, do not love the world, the things in the world. The second is the human world, mankind. No? Ito po yung sinabi sa Biblia, na paulit-ulit nyo na mapakinggan, na sinasabi in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, "Apagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan." So, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, oh, iniibig daw po niya yung world. Ito po yung the human world, mankind, mga tao. Hindi po ito, amin na mahal, yung binanggit natin kanina na physical world. Ito po yung human world, ang mga tao na nasa sanglibutan. Kaya sabi dito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sa kanya'y sumampalataya. Kaya ito po yung tao, mga minamahal, na yung mga sumasampalataya sa kanya ay huwag mapahamak. So hindi daw po mapapahamak pagka ang tao ay sumampalataya sa Diyos, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, napakaganda pa, mga minamahal, ng inilaan ng mahal na Panginoon sa mga sasampalataya sa kanya. Magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, so ibinigay po niya yung kanyang bugtong na anak. So ibig sabihin, yung kanyang pag-ibig ay talagang pinapatunayan na talagang iniibig niya. Ibinigay. Oh? So ang pag-ibig kasi, mga minamahal, mayroong gawa yan. Yung talagang ibigay mo. Kasi mahirap sabihin mo, "I love you." And then, wala kang ibinibigay. No? So, mahal mong isang tao, pero iniiwasan mo. No? Ano man yung kanyang hinihiling, hindi mo kayang ibigay. So, hindi po yan pag-ibig, mga minamahal. Kaya ang pag-ibig, mayroon pong patunay yan. Sabi nga ng ibang verse, "If you love me, keep my commandments." Ikaw po ay, kung ako yung iniibig, sabi ng mahal Panginoon, sundin ninyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin, ang pag-ibig, mga minamahal, mayroong patunay. Kailangan po natin sundin yung utos na mahal na Panginoon. Kaya, sabi nga, in this was manifested, the love of God toward us became the God sent His only begotten Son into the world that He might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. In 1 John chapter 4, verse 9 up to 10. So mga minamahal, dito na po nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. So ang tao po pala, mga minamahal, hindi mabubuhay kung hindi sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon. Although buhay ka, mga kapatid, in physical but in spiritual patay. Kasi ang mahal na Panginoon, siya po'y nagbubuhay ng mga patay. Narito ang pag-ibig, hindi siya tayo umibig sa Diyos, kundi ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. So mga minamahal, tayo yung mga makasalanan. So, dahil sa siya po yung nagkatawang tao, mga minamahal, kaya ang taong mga makasalanan ay na nakalag sa kasalanan. Oh. So, naalis yung kasalanan, mga minamahal, at muling nabuhay ang isang tao na galing sa patay. So, what the world is? The world of sin.
In Ephesians chapter 2 verse 1 up to 2, and you had he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now worketh in the children of disobedience. So ang Diyos po ang pala sa kanyang banal na salita. Children of disobedience. Na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Children of disobedience. So mga minamahal, mga tao na sumusuway o ni-disobey sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang mahal na Panginoon ang gumagawa. Ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang tao, pagka walang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, walang magdadrive sa kanya. Ibig sabihin, katulad ng sasakyan, kung walang driver yung sasakyan, anong mangyayari? So, mabubunggo yung sasakyan. So, walang guide, mga minamahal, saan-saan lang pupunta, walang direction. So, ganun doon yung buhay ng tao. Kaya, sabi nga, kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, ang tao'y, mga minamahal, katulad namin, dati-dati kami, mga marami ding mga bisyo, mga minamahal, babae, bisyo ng kalalakihan, pagsusugal, pagdadrugs, pambababae, pagsusugal, so, nandiyan na lahat, mga minamahal, alam nyo naman, yung bisyo ng mga kalalakihan, pati nga mga babae, nagbibisyo na rin, no? Parang, ginagaya na nila, yung mga lalaki, yung mga babae, mga minamahal, marunong na rin manigarilyo, magdadrugs, anong bisyo ng lalaki? Ganon din ang ginawa ng mga babae ngayon. Sa ating panahon, mga kapatid. E dahil sa kasalanan, namatay ang tao. E ganon ang buhay namin dati, mga minamahal. Patay sa kasalanan. Pero sabi dito, kayo'y binuhay niya. Nung kami lumapit sa mahal na Panginoon, tinanggap namin si Jesus Christ to our personal Savior. Muli kaming binuhay ng mahal na Panginoon. Kami dating patay sa pagsalangsang at kasalanan. Kaya ang tao, mga minamahal, pagka lipos ng kasalanan, namamatay po yan. Pero ang tao na makasalanan, sabi ng Biblia, iniibig ng Diyos eh. Mga taong mga makasanglibutan. Ang taong makasalanan, pagtalikuran ng kanyang kasalanan, manampalataya sa mahal na Panginoon, muli siyang bubuhayin ng ating dakilang Diyos. Ay habang buhay, sabi nga nila, may pag-asa. May pag-asa ka, kapatid. So the second, the domain of Satan, in 1 John chapter 5, verse 19, and we know that we are of God, and the whole world light in wickedness. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Yung mga minamalang sanglibutan or mankind nakahilig sa masama. So, umbaga, nakahiga sa kasamaan. Gumagawa ng kasamaan buong sanglibutan. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. Ayan mga minamahal, kami laging nagpapaabot sa inyo, tulad ng mga patutuo kanina, na dating mga makasalanan, dating mga walang kaalam-alam sa buhay and spiritual, ngunit no, sila'y naglingkod sa mahal na Panginoon, patuloy lamang naglilingkod. Kaya naunawaan nila mga bagay na spiritual. Kaya sa mga taong nakaunawa, na mga bagay na spiritual, siya po'y tatawaging anak ng Diyos. Pagmamay-ari ng Diyos.
Subalit ang mga taong mga makasanglibutan, ibig sabihin yung mga gumagawa ng mga bagay na nasa sanglibutan ay talagang nakahilig sa masama. Oh? The third morally evil system under the influence of Satan, opposed to God and Christ's kingdom. Thing is the world under the influence of Satan, the lust of the flesh. No? Itong layaw ng laman and bradled desires of the flesh. In Galatians chapter 5, kung ating pong babasahin, ito po yung lust of the flesh, layaw ng laman. Galatians chapter 5 verse 19 up to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, I have also told you in time past, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. In Tagalog, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. Ang mga katulad dito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. So ang Diyos pumagpala sa kanyang banal na salita. So mga minamahal, kung ikaw ay napabilang sa ating binabasa, nandyan pa rin sa buhay mo yung lust of the flesh, layaw ng laman. Sinabi dito ay hindi po magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Wala kang puwang sa langit, mga kapatid. Pagka hindi ka nagsisisi. So habang, sabi ko nga kanina, habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay ka pa, may pag-asa ka, kailangan mong lumapit sa mahal na Panginoon, talikuran yung mga gawa na yan, mga layaw ng laman. Kasi pag nanatili ka dyan, patuloy mong ginagawa ang mga bagay na yan, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, no? That they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. So hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, mga minamahal. No, nandiyan na yung ang dami nito eh. Kung isahin natin to, mga minamahal, kukulangin tayo ng oras. May mayroon dito mga paglalasing, no? Kaya ngayon, mga minamahal, marami nang pupunta ka roon sa mga inuman ngayon. Ang dami ng mga lasing. Iba, mga minamahal, wala na. Yung mga asawa nila, umiyak na eh. Kasi yung iba nagpaalam na maaga akong uwi. Huwag kang mag-alala, maaga akong uwi. Magdadala ako ng pasalubong, pasalubungan kita. At totoo, mga minamahal, umaga na, umuwi, lasing pa. Nakalimutan na yung sinabing pasalubong, mga minamahal, kasi lasing na po. Hindi na makapagbili. Ubos na yung pira, mga minamahal. Kaya ganun ang buhay ng mga taong nakahilig sa sanglibutan o sa masama. So, mga paglalasing, kalayawan, no? So, na yung mga kalayawan. Imbis na magpuri sa mahal na Panginoon, magsamba sa mahal na Panginoon doon sa mga kalayawan.
andon sa mga diskuhan. Pero pag magkasakit na, yan na sinabi nila. Pag malakas ang katawan, padisko-disko, pag nagkasakit na, Diyos ko na. Tumawag na sa Diyos, mga minamahal. Kaya minsan pinahintulutan ng mahal ng Panginoon ng tao ay magkaproblema, magkasakit, para tatawag sa mahal na Panginoon. Kaya tandaan po natin ang mga bagay na yan, mga minamahal. Iwasan po natin. Dahil sinabi na ang mga gumagawa sa mga bagay na yan, ay hindi hindi magsipagmana ng kaharian ng Diyos. Which we must control. In Matthew chapter 5 verse 28 ng Mateo, "But I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." Tagalog, "Datapat sinabi ko sa inyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkasala na ng pangalunya sa kanyang puso." So, we must control. Ang aming namahal, no? Kasi sabi nga dito, pag tumitingin ka lang sa babae na may taglay na masamang hangad, ay nagkakasala ka na. So, anong kasalanan? Pangangalunya sa kanyang puso. Ganon ka, istrikto ang mahal na Panginoon, mga kapatid. No? So, dito sa lupa, yung batas ng lupa, pag ginalaw mo yung babae, mga minamahal, no, pili kang kasuhan. Pag hindi kayo magkasintahan, kakasuhan ka ng rape. Pero ginalaw mo. Itong sa Biblia, hindi mo ginalaw, tiningnan mo lang may taglay, na may hangad ka na masama, taglay mo ang masamang hangad, no, tiningnan mo lang, ha, may nagkakasala ka na. Sabi dito, nangangalunya sa kanyang puso. So, nangangalunya ka na. Sa iyong puso, yun ang kasalanan, mga minamahal. Praise God, ganun ka-istrikto ang banal na kasulatan. In Romans chapter 13, verse 14, on the book of Romans chapter 13, verse 14, "But put ye in the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfill the lust thereof." Kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalaya noon. So mga minamahal, ito po ay advice ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Roma at pati sa atin, sa ating panahon ngayon. Put ye in the Lord Jesus Christ. Ha? Isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Isakbat daw po natin. Put ye on. At huwag ninyong paglaanan ang laman. Nabasa natin kanina yung layaw ng laman. Mga minamahal, ang dami. Diba? So, huwag daw natin paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalaya noon. Ibig sabihin, iwasan natin yung mga bagay na yan, mga minamahal. Huwag natin pagtuunan ng pansin o paglaanan ng pagkakataon. Huwag natin bigyan ng mga minamahal ng pagkakataon. Iwasan natin. Alam naman natin, mga minamahal, ang sinabi doon, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya pinapaiwasan po yung mga minamahal, yung lust of the flesh. Kaya sabi pa nga ni St. Peter, 1 Peter chapter 2, verse 11, "Dearly beloved, I beseech you as stranger and pilgrims, abstain from fleshly lusts which wars against the soul." Tagalog, mga minamahal, ipinamamanik ko sa inyong tulad sa mga nangibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa masamang pita ng laman na nakipaglaban sa kaluluwa. Ayan, mga minamahal, no? So, against the soul. Ha? Masamang pita ng laman. No? Anong sinabi? Anong advice? Kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman. Mga minamahal, kawawa yung kaluluwa natin dyan, mga kapatid. No? Pigilan natin. Oh, okay, mga minamahal, we are in the flesh.
Salaman tayo, katawang banlupa, mga minamahal. Kaya hindi naman sinabi na wag mo talagang gawin yan. Sinabi na pigilan, no? Kayo'y magsipagpigil sa masamang pitang laman. Pigilan mo, wag mong gawin, mga minamahal. No? So magagawa mo yan kung mayroon kang takot sa Diyos. Kasi iniisip mo, pag ginagawa mo, nagkakasala ka eh. Eh, hindi magagawa ng tao yan kung wala siyang takot sa Diyos. Napipigilan niya yung kanyang sarili, mga minamahal, para hindi gawin yung mga layaw ng laman. Oh? Tulad ng pagbibisyo, pagsusugal, paninigarilyo, mga minamahal. Kung wala kang takot sa Diyos, hindi mo maiwasan yan. Paglalasing, pag-iinom ng alak. Ha? So, yung iba, nangangatawiran pa. Brad, kunti lang naman eh. Ito po ay pang ano lang sa sikmura. Gamot ng sikmura. Kunti-kunti. Eh, saan ba nag-umpisa ang marami? Di ba sa kunti? Sa umpisa, kunti-kunti lang. Pag matagal na, kunti-kontainer na. So mga minamahal, pag mayroon kang pagpipigil, hindi mo magagawa yan. Oh? Yung pambababae, panglalaki. Oh? So alam mong masama, mga minamahal. So iwasan mo. Iwasan mo, mga minamahal. Huwag ka ng mga tuwiran pa sa mahal ng Panginoon kasi biblical tayo. Sabi nga ng Biblia, kahit tinitingnan mo lang yung babae, nagkasala ka na. Oh, may masamang hangad ka, mga minamahal. Kahit hindi mo yan kaibigan, hindi mo yan na... Wala kang relasyon sa kanya, tinitingnan mo lang. Eh, paano kung... hinawakan mo na, mga minamahal? Oh? Lalo kang nagkakasala. Lalo na hindi pa kayo kasal. No? Kaya sabi nga ng Biblia, sex without married, no? Is sin. Kasalanan po, mga minamahal. Hallelujah. So, kailangan magpakasal muna. Kaya, ano kaya, mga minamahal? No? Hindi kayo kasal. No? So, ginawa ninyo yung gawaing mag-asawa. Eh, grabing kasalanan yun. Tinitingnan mo nga lang, nagkasala ka na. Nang pangangalo niya sa iyong puso, how much more, ginagalaw mo na. Oh, pinapangunahan mo na ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, kung ginalaw mo, tapos hindi mo pa kaibigan, hindi mo kakilala, mga minamahal, hindi kayo magkasintahan, eh kaya kakasuhan ka ng rape, mga minamahal, dito sa batas ng sa lupa. Lalo na sa mahal na Panginoon. So, mas mahigpit, mga minamahal, no? Ang spiritual na bagay. The last of the eyes. Ano din po, mga minamahal? Last of the eyes. Kanina, last of the flesh. Ngayon, last of the eyes. Iwasan din po natin yan, mga kapatid. Unlawful longing for the things we see. Oh, Ephesians chapter 5, ating last verse. Ephesians chapter 5, verse 5 up to 7. For this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, at any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. 7. Be not ye therefore partakers with them. In Tagalog, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, mahalay o masakim, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa karian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ang mga salitang walang kabuluhan. Hapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway.
Huwag kayong makibahagi sa kanila. So, yan po mga minamahal, mga spiritual advice. No? Kaya, mag-ingat tayo. Pagkatalastas inyong lubos na sino mang mapakiapid. No? Mapakiapid. Yan mga minamahal, hindi mo asawa. No? Ginalaw mo. Kahit hinawakan mo lang, mga minamahal. No? Sabi dito, mapakiapid. Pakiapid yung kaso niyan, mga minamahal. Uri nating dakilang Diyos. And then, mahalay, masakim, na isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Kaya, anong sabi ng mga minamahal? Huwag kayong makibahagi sa kanila. Oh. So, nandiyan na yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Ganon din po yan, mga minamahal. Matawag po yan na lust of the eyes. Hinasamba mo yung ginawa ng kamay ng tao. Hindi yan Diyos, mga minamahal. Oh. Ngayon, bago lang natapos yung ano yun, mga minamahal, yung pista. Eh nangatuwiran pa sila mga minamahal yung Santo Niño daw. Yung mahal Panginoon daw yun, bata pa yun eh. Kaya maliit, bata pa. Ha? Eh hanggang ngayon, bata pa rin. Hindi pala lumalaki yung Panginoon nila mga minamahal. Oh. Kaya pag binabasahan mo ng mga Biblia, ng Biblia magagalit pa. Sabihin pa, huwag kayong makialam. Pabayaan niyo sila. Tinuturuan na nga, ayaw pang magpaturo mga minamahal. So, pagka nasunog yung bahay, hindi ka naman kaya iligtas niyan. Ang iba mga minamahal, madaanan mo sa mga kalsada kasi grabe yung traffic noon eh. Halos 3 oras kami dyan sa may Labangon. Akala namin makaiwas kami sa traffic kaya doon kami dumaan mga minamahal. Ilalong traffic. Doon, mayroong mga tao, talagang daladala nila yung maliliit, mga minamahal na manika. Ang Diyos daw yun, mga kapatid. Si Jesus Christ daw yun. So, hawak-hawak nila, mga minamahal. Kaya pagod na sila sa kakalakad. Daladala nila yung manika. Pagod na sila. Hindi sila tinutulungan ng kanilang Diyos, mga minamahal. Yun pang daladala nila. So, relax. Relax pa ang Diyos nila, mga minamahal. Sa kanila, pinagpawisan na. Naglalakad lang yung iba kasi wala nang masakyan. Yung iba, mga minamahal, sumasakay sa taxi. At hindi pa umabot sa kanilang pupuntahan, hindi nakaabot ng SRP. Bumaba na kasi ubos na yung pira, mga minamahal. Sa taxi. Yan, hindi maubos yung pera, mga minamahal. Patuloy na kahit hindi tumatakbo yung taxi, yung meters, tumatakbo yun, mga minamahal. Kaya malaki na yung binabayaran, naubos ang budget. Bumaba na lang, naglalakad na lang, mga kapatid. Praise God. Mayroon silang daladalang Diyos nila, pero hindi naman makatulong, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, kailangan natin mamulat sa katotohanan. Kailangan natin si Kristo, yung Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi sa nakikialam tayo, mga kapatid. Ayo, dahil diyan din tayo nang gagaling, mga minamahal. Yan din ang sinasimba namin noon. Pero walang kagalingan sa aming makaramdaman. Oh, naging Christmas tree tuloy yung mga katawan natin sa karamdaman. Oh, mayroon tayong Diyos na tinatawagan pero hindi naman nakikinig. Hindi nagpapagaling, mga minamahal. Pero dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala tayong daladalang mga disdiyusan, mga minamahal. Nanalangin tayo, nagpupuri sa mga Panginoon. Pinagaling tayo ng ating dakilang Diyos. Gumaling yung aming karamdaman. Nalutas yung problema namin. Nagbabago yung buhay namin, mga minamahal. Alangan, babalik pa kami dyan. Kaya sabi nga ng Biblia na natanggap ninyo libre walang bayad, ipamahagi ninyo libre walang bayad. Kaso pag
pag tinuturuan mo, nagagalit pa kasi pinapakialaman daw. Ah, kapatid. So, wala kami magawa kung ayaw ninyong makinig, sabi ng Biblia, minamahal. Kaya habang may pagkakataon, pa, mga minamahal, lumapit kayo sa mahal ng Panginoon. At sa mga oras, itanggapin nyo si Jesus Christ na hari at tagapagligtas yung buhay. Sumunod kayo sa maiksing panalangin na aking babanggitin, mga minamahal. Praise the Lord. Sabihin nyo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, na dito pa ako'y nagpapasalamat sa iyong salita ng kaligtasan. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig. At narito ako isang taong makasalanan, taos puso nagpakumbaba. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari tagapagligtas na aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong, iniibig kita, paglilingkuran kita mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Isulat pa aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Ako lang po yung manalangin sa iyo, dakilang Diyos, Amang Banal, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon si Kristo, para pagpagbalain mo mga tumatanggap sa mga oras sa ito. O Diyos, hallelujah, mahabag ka sa kanila, sulat mong pangalan sa kanilang buhay, gawin mong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. In Jesus' name, I pray, amen and amen. Puyatin dakilang Diyos, mga kapatid, at kung may mga karamdaman po kayo, ngayon dadako po tayo sa mass healing. Patong nyo ang inyong kamay sa radio receiver o sa screen from the point of contact, mga kapatid. Hallelujah, kaya kayong pagalingin ang ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating dakilang Diyos. Manampalataya kayo ng Diyos ay nagpapagaling, tumutugon ang mga dalangin, manalangin tayo maging sa ating mga pangailangan, ipaabot natin sa ating mahal na Panginoon. Therefore, my beloved Pastor Wildis de Almeida, maraming salamat Diyos sa lahat ng mga biyay at pagpapalabuhat sa iyo, material, physical, and spiritual blessing. Sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesucristo, aming sinasabay, pinapalayas, lahat ng hadlang ng kaaway, demons of sickness, diseases, pride being glory, cast out, be healed right now, in Jesus' name, vice began, problem be solved, in Jesus' name, hallelujah, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, greater anemic, high blood, virus, cast out, in Jesus' name. Hallelujah, pagpalain mo lahat ng mga anak sa gabing ito, pakaingatan, gabayan, mga prayer request mo, can request, bigyan ng katugunan. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen, praise the Lord. Purihin po atin na kailang Diyos, maraming salamat po. Ayong pag-antabay po sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At hanggang sa muli, mga minamahal, kabayanan niyo po ating banal na programa. Praise God, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At sa mga oras na ito, mga minamahal, kami po yung pansamantala nagpapaalam, Yabang Lingkod, Brother Joshua Dominguez, kasama natin beloved Ignatian, Rosmart Lumailo, nagsasabing, we love you so much, but our dearest Jesus, love us more. Amen and God bless.